Hello, Great Aunt Philippines, hello, Middle East, and hello, world. I'm Miss Rochelle from ICC Great, and welcome dito sa ating live update kung saan is kasama ko yung ating isa sa mga estudyante namin dito sa ICSA sa Computer Secretarial Carson. So, mapakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga manunood po natin. Hello, Kuwait. Hello, Philippines. I'm Dorelyn Lorania, domestic helper from Kuwait, and nag-aral po ako sa IKSA ng Computer Secretarial, at I'm happy na ngayong araw ay nakapagtapos po ako sa course na ito. Yes. So, ilang taon ka na dito sa Kuwait, ma'am? Magna 9 years na. 9 years ka na. Okay. Yes. So, paano mo siya naisipan, ma'am, na mag-aral ng Computer Secretarial course po? Nagsaswipe lang po ako sa Facebook at nakita ko po yung mga course sa IKSA. And then, nung nagpupunta pa ako ng simbahan, may nakita rin ako mga flyers na namimigay. Mm-mm. Parang blessing yung pagka, ano ko na, nagkuha po ako ng flyers at tinry ko po na mag-enroll sa IKSA sa pamagitan ng pagpapaalam sa employer namin. At yes, best po na pumayag naman yung employer. Okay. So, ano yung reason mo, ma'am, bakit ka nag-enroll sa Computer Secretarial course po? Kasi kahit matanda na tayo, sabi ko, pwede naman pong mag-aral kahit na nagtatrabaho po tayo. Kasi nasa sayo naman po yung makapag-aral ka. Kung gusto mo, may paraan din. Yes. Ang importante kasi ngayon is magkaroon tayo ng skills sa paggamit ng computer. Kasi halos ngayon is computerized na, di ba? Yes, kung mag-ano ka, kumbaga kung mag-apply ka ng trabaho, minsan through email na rin yung pagpapasa natin ng resume. And kailangan din natin matuto kung paano ba natin gagawin yung resume natin, di ba? Yan. So, ngayon ma'am, tapos ka na sa Computer Secretarial course. Ano yung mga natutunan niyo po, ma'am? Marami, kasi dati hindi rin ako marunong magawa ng mga apps, kagaya ng mga Excel, lahat po rin. Nagpapasalamat po ako kay ma'am kasi tinuruan niyo po yung tawa ko ng step by step, kasi kahit na ako masyadong first na marunong, hindi talaga nag-give up si ma'am sa akin hanggang makatapos po ako. Ka. Thank you for my instructor, Ma'am Sariswana. Yes. Ayun, so kasi dito sa Computer Secretarial course, kahit wala tayong idea, kahit wala pa tayong background, kung paano ba yun gamitin ang computer, is tuturuan po tayo ng ating instructor from basic to professional level talaga. Yes, matutunan natin dito yung paggamit ng computer, lalo na sa Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Typing Master, of course, napakalaking bagay din, importante din siya na matutunan yung typing, yung tamang pag-type ng ano natin, sa position ng kamay natin, and of course, sa digital literacy. So, dito sa Computer Secretarial course, ito talaga yung IT foundation na ino-offer namin dito sa ICC. So, kahit sino is pwedeng mag-enroll. And wala po siya sa edad, wala siya sa status, walang educational background na kailangan. As long as meron kang desire na magkaroon ng skills, matuto kung paano gamitin yung computer, is welcome po kayo dito sa ICSA. Ayan, so ma'am, paano mo siya na-manage yung pag-aaral mo at the same time yung sa trabaho mo, kasi 'di ba sa ano ka nagtatrabaho sa bahay. Yes. So paano mo siya na-manage, ma'am? Gumigising pa ako ng maaga, magluluto muna, maglilinis, pagkatapos magpunta na po sa school. Pagkatapos ng school, uwi na naman sa bahay kasi may naiwan po na trabaho. Okay. So, bali once a week ka ba, ma'am, nag-aattend ng klase mo? Yes, once a week po akong nagpaalam sa amo para matapos. Pero minsan, may trials talaga na hindi makapunta kasi busy yung amo. Kaya, patient talaga. Yes. Para makatapos. Oo. So, ilang buwan mo siya natapos yung course mo, ma'am? Nag-start po ako ng October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. Mag 11 months. Kasi nag-going po kami ng Sweden within mahigit 2 buwan. Pagkatapos po, umuwi po ako kasi ng Pilipinas for graduation sa anak ko. Kaya na-press po yung pag-aaral ko. Pero okay naman po kasi na-press, kailangan tapusin. Yes. Ang importante is tinapos mo siya. Hindi siya basihan kung ilang buwan mo siya tinapos. As long as
inimpagsahan mo siya, kailangan mo siyang tapusin. Yes, kasi yung yes. course mismo, nandyan lang naman siya. Eh. Nandyan lang so, naman siya. So, kung may mga emergency man tayo or may mga trials man na dumating sa atin, kailangan lang natin siyang ipagpaalam sa ating instructor or dito yes, sa registrar po natin na mag-i-stop muna tayo kasi may mga emergency. And then, once maka-recover ka na, balikan mo yung course mo kasi sayang din yung in-enroll mo doon tapos mag-i-stop ka lang tapos hahayaan mo na lang siya. Ita-thank you mo na lang siya. Yes. So, kailangan mo din siyang tapusin yung course mo para at least makakaroon ka din, mag-i-earn ka din ng knowledge and skills and of course, certificate na magagamit mo once na gusto mong mag-change ng trabaho. Yes. Kasi dito naman, hindi naman tayo forever na kung ano yung work natin is yun lang. Hindi natin alam kung kailan darating yung opportunity na para sa atin, di ba? Yes, at least tama. Ready na tayo na i-grab yung opportunity na opportunity na yun. Kasi equipped na tayo ng skills and knowledge na yes. magagamit natin in the future, yeah. di ba? Ayan. Kasi so, ngayon, based na talaga sa online and sa ma-computer lahat ng mga trabaho. Kaya lucky talaga ako na more than ng last at ngayon, naging improve na yung skill ko sa computer. Yes, kasi ngayon ang daming nangangarap na maging isang virtual assistant. Yes. So, kasi sabi nila malaki daw yung sahod sa virtual assistant. So, pag gusto mong maging virtual assistant, din kailangan mo ng skills, di ba? Yes, yes. Kailangan yes. mo ng skills ng computer. Kasi paano ka magiging isang virtual assistant kung wala kang knowledge sa paggamit ng computer? Okay. So, kailangan mo talaga yung i-improve. Kailangan mong, kumbaga, mag-invest sa sarili mo ng skills yes. and knowledge na magagamit mo in the future sa pag-apply ng trabaho or kaya gusto mo maging isang freelancer kasi ngayon marami na din mga freelancer, di ba? Yes. So, yun. Ano yung magiging advice mo, ma'am, sa lahat ng mga, ano mo, sa mga classmates mo ngayon ng computer secretarial na patuloy pa rin sila na nag-struggle kung paano natatapusin yung course nila kasi yung iba is nag-freeze din katulad sa'yo nung nakaraan. May emergency ka, umuwi ka ng Pilipinas, nag-vacation ka ng Sweden. So, yung iba din na mga estudyante din natin sa computer secretarial, is nag-stop din sila kasi nga may mga personal reasons din sila. So, ano yung magiging advice mo? Sa mga naging batch ko, wag lang mag-give up, pray lang. Kasi minsan hindi natin hawak yung oras natin kasi nasa bahay tayo. Kaya wag lang mawala ng pag-asa. Makakamit din natin ang pagtatapos natin. Yes. Kaya, no need na, kahit matanda tayo, basta gusto mo mag-aral, makukuha mo yan. Yes. O, kasi wala naman sa edad yun eh. Yes. Ang importante is nag-ano tayo, pinuporso natin yung pangarap natin na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi yun yung stepping stone natin eh. Kumbaga, nagsisimula sa sarili natin kung paano natin baguhin yung buhay natin. Yes. So, kailangan lang talaga natin simulan. Kailangan natin na mag-out of comfort zone. Kasi pag nag-out of comfort zone tayo, makikita natin yung growth natin. Yes. Makikita natin yung kung nag-succeed ba tayo or nagiging successful ba tayo. Diba? So, yun. And of course, ano yung magiging advice mo sa lahat ng mga nanonood or makakapanood pa ng live na to? Sana kung makita nyo man tong live, huwag kayong mag-atubili na mag-enroll sa exam. Marami pong mga course dito at marami po kayong matutunan. Huwag po kayong matakot na subukan para ma-improve po yung natutunan natin about sa computer. Yes. Malaki pong matutulong nito sa atin. And yes. since before, malay mo, itong natutunan ko, ibigay ko pa sa anak ko na paano magawa ng computer sa resume. Oo. Matutulungan mo yung ibang tao. Oo, hindi lang sa paggawa ng resume, di ba? Sa mga documents, di ba? Sa agenda, meeting minutes, or paggawa ng mga purchase orders, or calendars, presentation, di ba? Yes. So, from basic to professional level, is maituturo mo na yan sa mga anak mo, or sa kapatid mo, pwede ka na maging freelancer. Yes. Di ba? Yes. Yeah, so, sa friends mo, kung gusto nilang mga maggawa ng CV, at least matutulungan mo sila kung hindi friends nilang marami ka matutulong. At dito, thankful ako kasi pumasok ako sa exam, marami po akong natutunan. Thank you, sir. Yes, congratulations, ma'am. And Black of ICC po is sobrang proud kami sa'yo. Kasi, alam mo yun, tinapos mo yung pag-aaral mo. Kumbaga, ginapang mo talaga siya na maisakatuparan yung mga pangarap mo na magkaroon ka ng computer skills, makapagtapos ng pag-aaral. And ngayon is kasama ka na sa graduating students natin ngayong October, di ba? Yes. So, hindi mo akalain na darating tayo sa point na to kasi hindi natin siya in-expect, di ba? Kasi ang daming dumaan sa atin ng mga pagsubok. Pero
Ayan, kinaya mo yan. So, yes. Congratulations and proud kami sa'yo. Kasi yung success mo is magiging success din namin yan dito, yes, sa ICSA. Kasi lahat ng mga exam yan namin, yung success ninyo, success din namin yan dito sa ICSA. Kasi yun yung proof na maraming nakapagtapos dito sa ICSA. Yun yung proof na ang ICSA is legit talaga. Kasi maraming, yes, nag-aaral, maraming nakapagtapos na. Kasi sa 23 years ni ICSA, ang dami nang nakapagtapos. Ang dami na din na bago na buhay. Ang dami nang nakapag... ang trabaho ng mas magandang trabaho, ang iba nasa Canada na, yung iba nasa UK na. So, kumbaga, kailangan lang talaga natin simulan sa sarili natin yung pag-improve. Kumbaga, kailangan natin na magkaroon ng goal, kailangan natin i-motivate yung sarili natin na at least, kumbaga, magkaroon tayo ng self-development. Yes. Diba? Huwag matakot, labanan. Kaya natin. Yes, tawa po kayo dyan. So, lahat ng mga doubts natin, pwede natin yan isit aside. Yes. Subukan natin kasi wala namang mawawala eh pag sinusubukan natin yung isang bagay, di ba? Yes. So, ang importante, ito is, ang result nito is magkaroon siya ng magandang outcome, di ba? Yan. So, yan. Si Ma'am Darylene po, isa po siya estudyante dito sa Computer Secretarial Course. Ayan, so, sabay siya nagtatrabaho. Ilang taon ka na nga ulit dito, ma'am? Magda 9 years. Mo, 9 years na siya sa isang employer lang. Yes. Yes, 9 years na siya dito sa Kuwait and hindi po siya nag-apabili na mag-enroll dito sa ICSA at ngayon is nakapagtapos na siya sa Computer Secretarial Course. And yun, kailangan lang talaga natin kung sa bahay tayo nagtatrabaho, kailangan lang talaga natin na magpaalam sa ating employer na mag-aaral tayo. Kasi malay mo sila din yung magpapaaral sa'yo. Papayagan ka nila na mag-enroll, di ba? So, wala namang mawawala kung tayo is magpapaalam. Ang importante is nagpaalam tayo. Kung hindi man tayo payagan, meron pang next time. Nandito, yes, lang yung ICSA. So, pwede nyo kaming i-message anytime. Basta wag lang Thursday. So, anytime, basta wag lang Thursday at office timings namin, may magre-response talaga sa inyo. Magre-reply talaga. Okay? So, yun. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood dito sa live namin. And of course, thank you so much, Ma'am Darylene, and congratulations. And see you sa October, sa ating graduation day. And yun. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Ako pong si Ms. Rachel and kasama ko si Ma'am Darylene. Ang nagsasabing ICSA is your partner in sales. Thank you. And see you soon dito sa ICSA.